What law firm is this? We belong to AAC Law Firm, Your Honor. Amuga Oruga & Co. It's a law firm based in Quezon City, Your Honor. Who hired you? Your Honor? Who hired you? I was hired, Your Honor. My firm was hired, Your Honor, by the Ruiz family, Your Honor, specifically Franz and Pablo Ruiz. Who's paying for your legal services? They have already paid for our acceptance fee, Your Honor, although I may have to state it on record, Your Honor, that considering that we are technically kababayans, Your Honor, we've given them some leeway with respect to our fees, Your Honor. Magandang balita, isa sa abogado ng pamilyang Ruiz nag-resign na. Nag-resign si Attorney Edelberto Bonquin bilang isa sa legal counsel ng pamilya Ruiz sa kaso ng binugbog na kasambahay na si Elvie Vergara. Ayon sa netizen, salamat po Panginoon, tama po yung isang legal counsel ng mga Ruiz na magbitiw. Mahirap magtanggol sa mali, huwag niyang ipalit ang karangalan bilang isang magiting na abogado sa kinang na salapi. God bless you po, Attorney. Marami pa pong client ang kukuha ng serbisyo ninyo dahil honest at may konsensya po kayo. Mag-iwan po ng komento para malaman ko kung saan nakarating ang videong ito. Alright. Ginang Franz, harap mo ngayon si Aling Elvie. Sinaktan mo ba siya, hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inabot ng apat na araw, limang araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung pag-aaway nila magkakasama daw doon sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway para sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling Elvie, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala po kayong kaaway? Opo. Ang sinasabi kasi ni ng amo mong babae, na si Ginang Franz, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-aaway doon kayo nung magkakasama doon? Nung mga kasamahan mo doon? Hindi po. Your Honor, yun po yung... At LB, alam mo yun, nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Sige, at LB, alam mo po yun? You address the chair, okay? Okay. Alam mo po yun, hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling Elvie yung sinasabi mo, Franz. Totoo po, Your Honor, na si yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung grip ng kasamahan niya, tapos ginamit niya po yung mga gamit niya, tsaka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasala na po. Kami doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, tatlong kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ang Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ang Ate LB. Tapos po, nung August 11, nasabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka kung wala kang pamilya? Sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala kang mauwihan, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos, Your Honor. At tinatanong ko, Ginang Franz, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy, pasukutin mo lang ako diretso. Yung pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung bagong pasok siya? Nung may klipa yung buhok ni Aling LB? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your okay, Honor. Okay, can you show that again, ano? Technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Aling LB? Ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanongin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, dalawang mata? Opo, malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia, Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So nakakita ka pa noon? Opo.
Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang ATLB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng ATLB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok? Sa kanya? Ah, 2017. Oh. At Your Honor, ang 2017 po nasa Barangay 6 kami, ang 2019 po nasa Barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litrato ito, yun ang daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo. Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. Opo. Ang sabi na opo. Ang itsura po ng Ate Elvin nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ako may ganyan ka, Ate Elvin? Nag-aaway po kami, sinunto po ako ng ni JM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, ay Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag-uwi ko dito, lahat ng damit ko, ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tiradyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay, sorry eh, GM, sabi niya, nagandi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat, ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mukha ko sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry, naging ipo siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yan, Aling LB? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinasuntok po ako. Ni? JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Pati po yan si Ate Franz. Teka muna, Senator Estrada. Ano ba sinasabi mo ba? JM o GM? JM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si JM po yung boy namin. Ah, JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si JM po, may gusto po siya ka JM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Magawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Hindi mo sabihin yung kanyang itsura ngayon. Bulag. Nakita mo naman yung kanyang X-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang mukha. Magagawa ba rin isang tao lamang? Yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor, kasi po iwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang tatlong kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugasaw katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila, lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-away, kung totoo talaga sinasabi mo nag-away yung JM, whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Your Honor, sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po ay dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito baga sa gilid po ng mata niya, yun lang po ang nakita. Diba dumudugo? Sabi nga na Aling LB, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung dumudugo po. Bulag na nga ho eh, bulag na. Your Honor, hindi ito lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman po ito itsura ng bulag. Hindi nga po, pero may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng mata niya. Ano, doktor, paro masasabi mo yung mga puti-puti na ano? Kasi, Your Honor, maayos ang itsura niya na pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng atin. Maayos ang itsura niya, pati yung si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang ATLB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbe-bitch kami, kapag nag-gathering ang family namin, kasama po namin yan. For purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that if ano mo na lang, screenshot and then kunan mo litrato para may record tayo. So pwede niyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan eh. Ipa-forensic siya kung kailan kinunan niyan eh. Kung bago lang yung larawang yan o limang taon na yan o isang buwan pa lang. So pakita mo, records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken
when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina? Hindi mo na makita ngayon? Alin yung litrato mo yun? Nasa beach, may puti-puti ang mata. So, it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuha na lang yun. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve his cellphone. Para kunan mo na lang to form parts of the records of this case, of this hearing. So nakita niyo na yung litrato na gusto niyo ipakita kanina kay Senator Estrada, na gusto niyo kanina, minamadali niyo si Senator Estrada na may litrato na, na gusto niyo ipakita ngayon. Gusto na natin makita talaga yung litrawan. Ano yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, tinorward ko po sa aking lawyer. Tinorward niya. Yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, sana makita na ng... Comsec, kunin mo na ang litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Oh, cellphone mo. Kaya, may date naman yan, lalabas naman ang date dyan. At saka na makikita kung kailan niya ang kinunan. Tapos na, Comsec? Mr. Chair, habang hinihintay natin na ma-flash sa screen, Aling France, Ginong France, please proceed. Yes, Your Honor. Ano ba trabaho niya at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po. Naglalako ng mga gulay sa mga bukit, Your Honor. Tapos tindahan lang po. Tapos nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado? Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kami mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na may pinarefer sa amin si attorney. Tinignan namin na namili po kami ngayon at pinili po namin yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang, ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala po, Your Honor. Dahil sa itsura itong mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga servisyo nito mga ito. Pagkababayan naman. Ito talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda. Opo. Ng isang tindahan. Sa probinsya. I don't think. Hindi naman sa minamalit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers nito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Hmm? Kalugar po sila. Kano? Hmm. Kano? Unti lang po. Kano nga? Kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan? Opo, konti lang po. Magkano nga yung konti? 100,000? 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulong ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yung po ang totoo. Okay. Ito yung ano? Aling Tasing? Yan ba yung mukha ni Aling LV? Ha? Kamukha po. Kamukha? Opo. Hindi siya yan? Titigan mo maigi. Siya po yan. Siya po. Kailan kinunan tong picture? Siya yan. Wala naman pong bulak siya. Walang bulag. Hindi. Kailan itong picture na ito? Yung picture na yan, Your Honor, is February 4, 2020. Birthday po ng nanay namin. 60 years old ang nanay namin. Sa San Jose po yan. 2020? Maayos Opo. Na maayos sa itsura? Opo. Ha? Ano yung sinasabi mong puti sa mata? Ang gilid po ng kanyang mata. Saan? Meron ba? Meron po yan sa gilid po. Nang mamuti-muti sa gilid ng mama. Meron po yan. Dok, ano sa ngayon ng puti-puti? Dok? Doktora? Your Honor, pwede ko po makita yung picture. Kasi, hindi po, pwede ko po yung mismo, the actual. Para po ma... Siguro, Comsec para. Meron ba? I don't think that's quite significant dito sa picture. Napakita mo kay Doktora. Aling Tasing, siya yan, ha? Siya yung kapatid mo, si Aling LV. Your Honor, parang wala naman pong white, mga white opacity, Your Honor. Ano yung sinasabi mong white, Franz?
Eh, mismo yung doktora nagsasabi, wala naman ng kagalos-galos, oh. Linis-linis. Your Honor, yung dito po sa gilid ng ganito niya, may mga maliliit na pong puting-puti, Your Honor. Pwede may close up, doktora, yung picture? Nakita ko na po, Your Honor. Hindi, wala naman po, Your Honor. Hindi ko naman po nakakita yung white. Your Honor, dadalhin ko na lang po yung original niyan. Although, Your Honor, of course, I cannot really say about the white opacity na sinasabi niya because it's better po na, yung description ko po kasi na white opacity is through a slit lamp. Although, ngayon po kasi, Your Honor, grossly, kita po talaga yung white opacity ngayon because of the injury. But, yung sinasabi niya po kasing puti-puti, maybe po baka ibang whitish opacity yon, baka arcosinilis, na normal, baka lang po arcosinilis. Usually po parang may white ring, no, yung bilog ng mata natin na black, usually may white ring siya sa side, no, as in literal po na white, no. Usually naman po because of increased cholesterol po sa pasyente, but it's not from the injury po yun, if yun po yung nakikita niya. Okay, Aling Franz, Ginong Franz, tukol sa sweldo, ayon kay Aling Elvi, hindi niyo Morosio pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate Elvi. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po... Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? Sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po, pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Ah, pandemic? Opo. 5,000? Opo. 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate Elvi sa akin na masukan, Your Honor. Hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 2020. Opo, opo. So kung 2019, wala pa ang pandemic na. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan ng time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata eh nangyari yung sa amin. Of course. Hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor narinig. Wala pa hong, hindi pa natin narinig yung Wuhan nun. Noong 2019.